Sa nakaraang video, ang pag-aakalang natalo na ni Yuno si Lucius ay isang pagkakamali, dahil ito ay isa lamang sa kanyang mga kopya. Ngayon ang buong kaharian ng Clover ay humaharap sa maraming kopya ni Lucius, kabilang pa ang mga Legless Angels at ibang mga Paladons. Ang mga mamamayan ay tuluyan ang nawawala ng pag-asa, samantalang ang ibang miyembro ng Black Bulls ay nasa Witch Forest upang hingin ng tulong ng Witch Queen. Ang tatlong pinakamakapangyarihang witch, na sina Dorothy Onsworth, Vanessa Inoteca, at ang Witch Queen, ay naghahanda ng isang makapangyarihang spell. Ang Door of Fate. Magandang araw mga kamanga lovers. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang masugid nating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyo mga idol. Shoutout sayo, Ayesa Gizmundo. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Kay J. John Quiles Jr., shoutout sayo at maraming salamat sa pagtangkilik. Shoutout din kay Richard Vergara at sa mga taga-Tondo, mabuhay kayo mga lods. Binabati din natin si Toto, shoutout sayo at maraming salamat sa panunood. Sa lahat ng mga taga-subaybay natin, salamat sa inyo mga idolo. Ipagpatuloy na natin. Takot na takot at sumisigaw ang hari ng Black Clover Kingdom na si Augustus Kira Clover 13. Humihiling ito na kahit na anong mangyari ay kailangan siyang protektahan. Samantala, sa patuloy na labanan na nangyayari sa Black Clover Kingdom, nakatanggap ng malakas na suntok sa mukha si Kaiser Granvorka mula sa isang kopya ni Lucius Zagrates. Tumilapon sa isang bahagi ng kaharian ang kapitan ng Purple Orca na ikinawasak ng pader nito. Habang ang ibang mga mamamayan ng kaharian ay nakatitig kay Lucius sa himpapawid at nakikilala nila na ito ang kanilang Wizard King. Nagtataka ang mga mamamayan sa nangyayari at sa nakikitang anyo na nasa itaas at itinatanong nila kung bakit pinangungunahan ni Julius ang mga kalaban. At ngayon nga ay napagtanto nila kung bakit nawawala ang Wizard King dahil ito na ngayon ang kanilang kalaban. Samantala patuloy sa pagwasak ng mga bahagi ng kaharian ang mga Legless Angels at walang magawa ang mga mamamayan kundi ang tumakbo at umiwas sa mga pagsabog. Ang ilang mga Magic Knights ay nawawala na ng pag-asa at sinabing wala na silang magagawa at mga tapos na sila. Ang iba ay nagsasabing silang lahat ay mamamatay. Biglang sa bawat sulok ng kaharian, habang nangyayari ang mga paglalaban, ay nagpakita si Marx Francois gamit ang kanyang communication magic. Tinatawagan nito ang lahat ng mamamayan upang kunin ang kanilang mga atensyon. Sa isip ni Marx, biglang sumariwas sa kanyang alaala ang sinabi ni Julius Novacrano na darating ang oras na ang magic nito ang magbibigay lakas sa mga tao. At ang impormasyon ang pinakamalakas na sandata na kanilang magagamit. Inihayag ni Marx sa lahat na ang katawan ng Wizard King ay ninakaw ng mga kaaway. At sinabi nito na ang kapangyarihan nito ay talagang napakalakas, at ito ang kanilang pinakahuli at pinakamalakas na kalaban. Sinabi pa ni Marx na kahit alam na nila kung ano ang kanilang kinakaharap, meron pa ding mga tao ng kaharian na handang magbuwis ng kanilang mga buhay upang ipagtanggol ang Clover Kingdom. Sinabi pa nito na ang isa sa mga ito ay nagawa ng gapiin ang isang kopya ni Lucius, habang ipinapakita nito ang imahe kung saan nagawang hiwain ni Yuno ang katawan ni Lucius gamit ang kanyang espada. Sumagot naman ang isang tinig at sinabing naniniwala ito na kilala siya ng mga tao. At ipinakita si Mimosa Vermilion sa tabi ni Marx habang ginagamit nito ang kanyang plant magic at hilang spell upang magpagaling sa ilan. Sinabi ni Mimosa na gaya niya, siya din ay kabilang sa Golden Dawn. At sinabing maraming beses na nitong napatunayan ang kanyang sarili sa mga kalaban, at ito rin ang humahawak sa maalamat na four-leaf grimoire, at ito nga ay si Yuno Greenberryl. Sa pagpapatuloy ni Mimosa, simula nang sumali ito sa brigada, lumalaban na ito upang makamit ang titulo ng Wizard King pagdating ng araw, at ito ay talaga namang lalong lumakas pa. Sa pangunguna ni Yuno at ng iba pang mga kapitan, ang mga Magic Knights ay patuloy na nakikipaglaban at sila ay ipinagtatanggol. Nakikita ni Mimosa na patuloy ang pagdami ng mga sugatang miyembro dahil sa pakikipaglaban, ngunit wala pa ni isang sibilyan na nasaktan ng malubha. Naniniwala ito na ang magic spell ni Yuno ay ginagawang posible upang makalikha sila ng mas maraming magic. Hinihiling ni Mimosa na gamitin nila ang mahika na ito upang tumakas at umalis sa lugar ng labanan. Sinabi pa nito na kung may gusto silang iligtas na bagay, meron pa din silang lakas upang magpatuloy mabuhay.
Ang kapangyarihan na subukang magprotekta at magpatuloy sa buhay ang pinakamalakas na kapangyarihan na meron sila ngayon. At habang kinakausap ang mga mamamayan, nagpakita sa isip ni Mamosa si Asta, at sinabi sa mga tao na huwag silang sumuko. Dahil sa mensahe ni Mamosa na buhayan ang loob ang mga tao at biglang may isang tumawag ng atensyon sa lahat. Si Zeki Branzaza, habang nakaharap sa kinaroroonan ng ilang mga legless angels, ay nagsabing habang lumalaban ito, ay tumakas na sila. Ginamit ni Zeki ang kanyang bronze creation magic na Super Zeki Magnum Cannonball. At nagpawala ng isang blast patungo sa isang legless angel. Pagkatapos ng isang malakas na pagtira, bumagsak ang katawan ni Zeki. Alam ni Zeki na walang paraan upang lumakas ito agad ng ganun kadali. Pero alam niya sa sarili niya na sinubukan niyang maging malakas. At habang iniisip ang mga bagay na yun, naiisip din nito si Asta kung paano ito hindi basta sumusuko at patuloy na bumabangon at nagpapatuloy para lumaban. Gusto niyang maging kagaya ni Asta. Samantala, napansin ni Lucius ang mga naganap at sinabing isa lamang itong palabas. At kahit na anong pagsusumikap pa ang gawin ng mga ito, ay mauuwi din sa parehong bagay. Na agad naman tinutulan ni Yuno. Samantala, sa Land of the Sun na kinaroroonan ni Asta, tinatanong ni Asta si Ryuya kung nasaan na ang iba. Sumagot ito na nakahanda na ang iba sa kabilang bahagi, ngunit bigla itong nabahala nang may makita. Nang matapos sa paghahanda, sinabi na ni Vanessa na simulan na nila ang magic spell, ngunit may naramdaman silang kakaibang mahika sa paligid. At ipinakita si Damnasio Kira na isa na ding paladin kasama ang ilang mga legless angels. At nagsalita ito at sinabing, naway mabigyang katarungan ang kasamaan na nagpapagulo sa kapayapaan. Ang pagbabalik ni Asta, ang pag-asa ng Clover Kingdom, ay nalalapit na, subalit dumating si Damnasio Kira. Sinabi nito na alam niyang labis silang umaasa kay Asta, ngunit kahit ito ay buhay pa, hindi na ito makababalik dahil sinigurado na niya ito. Lumabas ang mga higanteng tagapagtanggol ng Witch Forest. At sa pangunguna ni Vanessa, sinabi nilang hindi nila ito hahayaang humadlang sa pintuan ng kapalaran. At nagpawala ng malalakas na magic blast ang mga higanteng puno patungo kila Damnasio at mga legless angels. Subalit gamit ang kanyang scale magic, inactivate nito ang scale dominant. Nakita ng mga witch na ang kanilang mga magic ay nabura. Sinabi ni Damnasio na dahil siya ngayon ay isa na ding paladin, lahat ng magic na gagamitin laban sa kanya, ay magagamit upang kumiling ang timbangan pabor sa kanila, na mga matutuwid. At nawasak ang ibang bahagi ng kagubatan at nabunyag na ang kinaroroonan ng mga witch na dating ikinukubli nito upang walang sino man ang makakita. Sinabi ni Damnasio na kung saan ang mga diablo na sisira sa kaayusan, ay kinakailangang mahadlangan. Upang masiguro na ang perpekto, patas, at maayos na mundo na lilikhain ni Lucius ay maging isang katotohanan. At nagpawala ng sabay-sabay na blast ang mga legless angels patungo sa higanteng puno na kinaroroonan ng mga witch. Samantala, sa labanan sa pagitan nila Morgan at Captain Yami, sinasabi ni Morgan na nakikita ni Lucius ang daan sa isang payapang mundo, kabilang na ang panganib na idudulot ng nakapandidiri na kaguluhan sa gubat ng mga mangkukulam. Hinihikayat nito si Yami na muling isilang bilang isang paladin at magkasama nilang ipagtanggol ang bansa, gaya ng nasa Great Deer Squad pa sila. Sumagot si Yami at sinabing hindi si Lucius ang kapitan nila noon. Humingi ito ng tawad at sinabing hindi na sila pwedeng maging partners kailanman. Dahil meron na itong sariling squad. Ipinaalala ni Yami kay Morgan na ito ang nagbigay ng ideya sa kanya, at sinabing alam nitong makakilala ng mga tamang tao at pag-isahin ang mga ito. At sinabing bagay ito maging isang kapitan ng brigada, na hindi niya dati pinaniniwalaan. Ngunit ngayon ay naiintindihan na niya. At sa lugar ng mga witch, lumabas ang isang malaking magic circle na humadlang sa mga blast ng mga legless angels pabalik sa kanila. Bago mapawi ang mga usok, lumalabas ang mga anino, at sinabi ng mga ito na mula dito. Ang Black Bulls ang magpapatumba kina Damnasio Kira at mga alagad nito. Maraming salamat mga ka-anime lovers, kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, ay sana naman i-like ninyo ang videong ito at kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel ko upang maging updated kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat, kita kits!